Pag-uusapan natin ang lokasyon, housing at cages mo. Kung may nakuha ka ng customer, so pwede ka na magpatayo nito. Kaya lang, dapat malaman muna natin ito dahil bago nga tayo, hindi natin alam ating mga gagawin agad. So kailangan natin malaman ito. Alamin natin yung lokasyon mo. Yung bang lokasyon mo ay binabaha? Ang paglalagyan mo ba nito ay maraming tao o maraming kapitbahay? At saka, uupahan mo ba yung lupang pagtatayuan mo? Kasi kung ito ay maraming tao at marami kang kapitbahay, malamang sa malamang, pag hindi mo ito nalinis, sa loob ng 2 araw, pag ito ay nangamoy, marireklamo ka nila. So, maaaring ipalis yung puguan mo, kaya malulugi ka. Pangalawa, kung uupa ka naman sa pwesto na pagtatayuan mo, dapat medyo madami yung aalagaan mo para masambot mo naman yung ibabayad mo sa renta nito. Pangalawa, yung ating lokasyon, dapat may linya ng kuryente at saka may linya ng tubig dahil ito ang kailangan ng mga pugo para sila ay makapag-itlog. Isa siya sa pinakamahalaga. Kaya dapat alam natin yon. Kung tayo pa magpapakabit ng kuryente rito at tubig, eh siyempre uupahan natin yung lupa. Kaya medyo mag-aalangan tayo. Di bali kung mas malapit sa bahay natin, natin na lang i-connect sa ating bahay para wala ka ng ibang babayaran sa kuryente. Pangatlo, binabaha ba yung ating pwesto? Baka naman napagtayuan mo ay binabaha, konting ulami baha, pag pinasok yung puguan mo, mahirap maglinis. Pag nabasa ang ipot ito sa loob, mamamaho ka, mababasa ang sahig, so problema siya. Dapat alam mo kung binabaha ang lugar mo. Sa housing naman, pag-usapan natin ating housing. Yung housing natin, bilang beginner, maganda na yung ang kalahati niya ay bato, tapos ang kalahati niya ay kahoy na may mga nakapalibot na screen at ilalagay ng tarapal. Dahil pag ito ay purong bato na katulad ng sa mga bahay, hindi mo naman makokontrol ang temperatura nito. Mainit, sobrang init, kaya hindi maganda sa pugo ang sobrang init. Yung tamang init lang para makapag-produce sila ng itlog. Kapag malamig naman, bababa mo lang yung mga tarapal. Kasi hindi rin sila maganda sa sobrang lamig. Hindi sila makapag-produce ng itlog. Dapat sigurado tayo sa housing natin.
Tingnan mo kung mapapasok ba ito ng daga, ahas, bayawak, pusa, aso, mga ibon. Kasi mga yung iba ngayon, pwede nilang kainin yung patuka mo at pwede nilang kainin yung pugo mo. Halimbawa yung daga. Pag ang daga nakapasok dyan, maliit pa siya, titirahan niya yung puguan mo. Kasi may pagkain, may patuka. Pag lumaki yan, ang kakainin niya ay ang mga pugo nyo. Kaya dapat sigurado kayo na walang makakapasok dito. Ang maganda dyan, pwede mo siyang lagyan ng yero ang mga paligid. Ipako mo sa pader para hindi sila na makakakayat. Yung mga bayawak, ganun din. Hindi sila basta-basta makakapasok dito. Yung mga bayawak kasi nangangan sila ng itlog ng pugo. Yung mga ahas naman, kakailan yan yung mga pugo nyo. Dapat ingatan nyo yung mga pugo nyo. Kailangan sigurado, secured ang housing nyo. Tatlo, yung ating mga cages. Madami namang nabibiling cages ngayon. Mga laying cage. Dahil nga, yung ating aalagaan ay 25 days old. Dahil beginner tayo, mahirap sa atin ang mag-alaga ng 1 day old. Tapos yung housing natin ipinagawa ay for laying. Tapos ang binili mo naman ay 1 day old. Mahirap nang mag-ayos kapag narito na yung mga pugo. Kaya dapat, mas maganda na sa atin nga ay 25 days old. Ang bibili natin cage ay for laying cage. Sa mga cages naman natin gagamitin, marami namang binibenta online na mga cages. Kompleto na yon, may screen, may drinker, may patukaan, tsaka alam na nila yung sukat at alam na nila kung gaano'ng kadami ang laman. Kaya huwag ka nang magpapagawa, huwag ka nang mag-aksaya ng oras magpagawa dahil halos pareho lang ang magagastos mo sa bago mong binili kaysa magpapagawa ka pa. Malay mo, umabot na sa schedule ng pugo mo. Tapos, hindi pa gawa yung cage mo, hindi mo kasi maaaring ibaba na lang basta sa sahig ang mga pugo mo. Kailangan naka-cage yan para maganda ang daloy ng itlog. Kaya, mas okay sa ating beginner ang mag-tingin na lang sa mga online. Mas sigurado tayo. Matagal naman siyang gamitin dahil bakal yun. Kahit naman umayaw ka, pwede mo naman siyang ibenta. Yun lang po. Sana po ay may natutunan kayo kahit pa paano. Konting kaalaman lang sa katulad kong mga baguhan na wala mapagtanungan, panoorin nyo to. Salamat po. We'll be right back.